Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang na ito, ginugunitan natin ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal, no? Yung mga namatay nating mahal sa buhay na nakarating na doon sa kaharian ng Diyos, no? Hindi lang po yung mga kinikilala natin mga banal, katulad din na San Pedro, no? San Pablo, San Martin de Porres, no? San Francisco de Assisi, no? Ngunit yung mga kapatid natin na kung saan ay alam natin na nakarating na doon sa kaharian ng Diyos, maaaring dingit sa ating kaalaman, maaaring hindi naman pa ipinapahayag ng simbahan, no? Pero natin ay nandun na sa piling ng buong may kapal. At kakibat ito, idadalangin natin kasama ng mga panalangin ng mga mahal natin sa buhay na nauna na, no? Sa pagdiriwang natin ng araw ng mga patay, no? Na naka-assign para sa araw ng bukas, no? Nangyanais natin na nawa ay makasama ng Diyos sa kanyang kaharian kasama ng mga banal. At upang maging karapat dapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, ating pong banggitin, no, ng tahimik sa ating kalooban, kasama ko yung mga binanggit ko kanina, no, ng mga pangalan ng mga mahal natin sa buhay, yung mga ipinagdarasal natin ng mga yumao nating mga kapatid. At pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa Diyos,
kaloob mong aming maparangalan. Sa isang dakilang kamistahan ang tagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Inyong loob namin pagundangan sa napakaraming dumadalangin na papawiin mo sa amin ang kinasabikang batis ng iyong awa. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pagtatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihan, maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag mo na ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12,000 lipi ng Israel. Pagkatapos noon, nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni Numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen! Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yung sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong pabayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan.
hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit, hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Ay kay Jesus maglapitan. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Sumaiyo niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon yun, nang makita ni Jesus ang napakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito, "Mabalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sabagat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mababalad ang mga nahahapis, sabagat aaliwin sila ng Diyos. Mababalad ang mga mabagkong baba, sabagat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mabalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sabagat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiting. Mabalad ang mga mahabagin, sabagat kahabagan sila ng Diyos. Mabalad ang mga may malinis na puso, sabagat nakikita nila ang Diyos. Mababalad ang mga gumagawa ng daan sa kapagkakasundo, sabagat sila ay ituturing ng Diyos na mga anak niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. So isang pagkakataon po na kung saan ay narinig natin sa banal na kasulatan sa Ebanghelyo ni San Mateo ang tinatawag po nating walong pagpapala. Sa wikang English, 8 Beatitudes. Kaya po mapapansin natin, no? Halos isa yung salitang ukat ng beautiful at saka ng Beatitudes. No? Para po sa mga mananampalataya, ano, yung pagpapala ay kaganda at kagandahan